Department of Energy nais na ibalik sa pamahalaan ang kontrol sa sistema ng power grid dahil sa hindi umano pagsunod ng NGCP sa kanilang prangkisa. DOE is the face of the industry. Sampal-sampalin na po kami sa kasalanan ng iba. Pero eto, yan. A good example is that available reserve, available power plant that can be tapped to augment the situation. But they are not supplying. Why? Simple reason, they have not contracted the reserve. As early as January 2017, we have started communicating with NGCP to address the reserve requirements of the grid. The basic premise is energy security is a governmental function. Kasi po, alam naman natin, NGCP, when they get the concession, ang nasa unahan po niyan is profit eh, yung mandate. Nothing wrong with that. Pero ito po kasi, itong reserve, iba. Wala pong profit dito yung system operator eh. Belta ng NGCP, tagahatid lamang umano sila ng supply ng kuryente at mismong ang supply na rin ang kulang. NGCP has constantly been bullied not just over the past couple of days, but in the past years, being used as the scapegoat, the easy target to blame for the issue. We were blamed for not contracting enough ancillary service, as if it is the solution to the problem. To put it on record, NGCP has 100% contracted a healthy mix of firm and non-firm ancillary service contracts. Suwestyo na baguhin ang baselines law ng bansa pag-aaralan ng tanggapan ng Pangulo. Pagtukoy sa 128 maritime features sa West Philippine Sea na inaangkin at inookupahan ng Pilipinas kasama sa iminungkahi. It's subjected now to complete staff work kasi ang request is for it to be certified as urgent. And I made the additional request that if the President so agrees, then it should also be included in the SONA para malakas ang mensahe sa Kongreso na this will really become a priority bill. Paghingi ng paumanhin ng CPP-NPA at planong pagbabayad sa pamilya ng mga biktima sa Masbate Blast, hindi sapat ayon sa AFP. Bukod sa pinasabugan po ng landmine, itong kawawang mga biktima ay pinagbabaril pa po ito ng mga teroristang grupong ito. Ang ginawa nila, Jose Craki, ay isang malinaw na krimen. Ano, tatlong batas ang kanilang nalabag. Yan ay naglalaan ng mabigat na kaparusahan. Dapat po isuko nila yan. Hindi po maaari na reprimand lamang. Kailangan pong managot sila sa batas ng ating bansa at hindi po sa kanilang sariling regulasyon. Samantala, Pangulong Rodrigo Duterte tiniyak na pananagutin ang mga nasa likod ng naturang insidente. May rin namin itong kinukundina. Narinig po ni Presidente ang hiling at iyak ng pamilya ni Keith ng hustisya, lalo na at nagsabi ang pamilya na binaril ang mga biktima. Nangako ang Pangulo na masusi itong imbisigahan at pagbabayarin ang may mga may sala. Karanasan ng ibang bansa sa pagbabakuna sa mga minor de edad, makatutulong sa pamahalaan ng Pilipinas habang naghihintay pa ng supply ng COVID-19 vaccine. Magkakaroon ng panahon, sapat na panahon para makita rin natin kung ano ang magiging karanasan, matututunan natin kung ano ang naging epekto. Kaya maganda naman na talaga mag-antay. Mga batang may comorbidity, iminungkahing unahin sa pagbabakuna kapag sapat na ang supply sa bansa. Clinical trial ng virgin coconut oil para sa severe cases ng COVID-19 matatapos na ayon sa DOST. Paglilinaw ng ahensya, benepisyong maibibigay ng BCO at COVID-19 vaccine magkaiba. Kailangan po linawin natin, magkaiba po yan. Ang bakuna po ay ibinibigay sa mga wala pang sakit at ibinibigay yan para hindi sila magkasakit. Ang BCO po ay sa kasalukuyang pinag-aaralan natin kung may katutulong siya sa paggaling kaagad ng mga mayroon ng COVID-19. So hindi po yan pareho. Ang pagbabakuna ay mahalaga at kailangan itaguyod at gawin. At 500 million doses ng Pfizer vaccines planong idonate ng Estados Unidos sa halos 100 bansa sa buong mundo.